pag hindi ko daw kaya kung ipakulong ang anak ko, siya daw po ang magpapakulong. Ang isip niya, nag-a-addict yung anak ko. Hindi ko maisip po, sir, bakit nilaglagan niya ng anak ko? Magandang araw, Sir Bintulpo. Ako po si Vanessa Mahinay, humihingi ng tulong sa inyo na ang kapatid kong may sakit sa pag-iisip ay pinagbintangan na adik at kinulong. March 8, 2021, umalis po siya ng bahay namin. Hinanap na po namin siya kung saan saan. Pero may nakakita pong Grab Rider sa kanya. Pinuntahan po siya ng ate ko at hinanap kasama ang Grab Rider pero hindi po siya nakita. Kinaumagahan, kami naman po ng mama ko ang naghanap sa kapatid ko. Pagtingin po namin sa police station, andun na po ang kapatid ko. Ang guard po, kung ano-ano na pong masasakit ang sinabi sa magulang ko, sana po matulungan niya po kami. Ano bang estado ng anak ninyong si Rossi? Si Rossi ba ay dumadanas ba sa matinding depresyon, nagagamot? Bisa niya na ano siya, na parang na-depression siguro siya kasi nabagsak po siya sa eskwelahan. Okay. Sabi niya sa akin, hindi daw siya makatulog. Akala ko, nagsiselfon lang siya palagi. Tapos, dumating ang panahon na parang luhala ng luhala. Tapos dinala namin sa doktor, binigyan siya ng gamot, tapos nag-lockdown, hindi na kami makabalik. Hindi na namin siya paggamot ng hospital ng mga psychiatrist. Ngayon, pinainom po lang siya ng mga herbal na mga gamot. Ngayon po, yung 8 ng Lunes, bigla na lang siya nagwala. Kumakas siya sa amin. Hindi ko naman siya mahabol dahil masakit na rin po ang tuhod ko. Hanggang hinahanap sa mga anak ko, hindi namin siya makita-kita. Martes ng umaga, nasupungan namin ang anak ko na pumunta ng munisipyo. Baka nag-upo-upo lang, nakapahinga. Okay. Eh, bigla siyang tumawag. Tumawag? Okay. Sabi ko, ay, si Rossi yun po eh. Niya po, nakapusas na po siya. Hinahabla kami ng security sa hospital po, sir. Dinala na siya sa kulungan. May nag-report sa iyo na nasa presintong anak ninyo. Wala po. Paano mo nalaman sa presinto hinanap mong anak mong si Rossi? Nakapusas na po siya, sir. Sa loob ng kulungan, nakaposas. Opo, opo. Anong sinabi ng pulis at bakit nakaposas siya sa loob ng kulungan? Yung naghabla sa amin, yun lang ang nagsabi na pag hindi ko daw kaya kung ipakulong ang anak ko, siya daw po ang magpapakulong. Ang isip niya, nag-a-addict yung anak ko. So, itong buong lockdown si Rossi sa loob ng nambahay, tama? Opo. Hindi kaya siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Wala naman po, sir. Anong sinabi ng pulis dito, Aling Rosa? Wala lang po. Inano lang niya ni sulat lang po ng mga detalye. Sinabi ko pa, bakit po nakaakyat yung anak ko na wala naman siyang sinilas, wala pa siyang damit, wala po siyang pismas. Sabi niya, nakasalisihan po daw sila. Hindi ho siya makakaakyat ng gusali na hindi siya dadaan sa lobby o akyat ng hagdan o sasakay ng elevator, makakaabot doon sa loob ng 7th floor. Maliban na lamang kung may kinulimbat siya na gamit doon o nang boso siya o di kaya sabihin nang halay siya ng pasyente, krimen yon. So ngayon, ang tanong ko rito, meron bang ginawang krimen si Rossi sa loob ng ospital? Wala po, sir. Ang sabi lang po niya, akyat baba lang po daw. Mula akyat sa 7th floor hanggang 6th floor, wala daw ang ginawa. Sabi namin, wala man kaya nabasag, wala po. Binuksan-buksan lang po daw ang mga pasyente. Ang nakahuli daw sa kanya ay lady guard si Emily Almorong. Ito sa parting to, nag-iimbestiga tayo. Rossi, paano ka nakaabot doon sa ospital at nakita ka ng gwardiya sa 7th floor na ng ospital na walang t-shirt, walang chinelas, walang face shield, walang face mask? Saan ka dumaan? Sa Aling Rosas, saan daw dumaan ka? Sa hagdanan po daw, sir. Wala bang nakapansin sa iyo, Rossi, na wala kang t-shirt, wala kang chinelas, wala kang face mask? Wala. Anong ginawa mo sa ospital? Ba't ka pumunta roon? May binisita ka ba? Wala naman. Kaya natin kinakausap si Rossi live
sinusuri lang natin kung talagang capable si Rashi to answer question. Kasi kung siya'y nahuli ng mga gwardiya at ganyan ang kanyang disposition, hindi naman tayo dalubhasa, eh sana ang ginawa ng mga gwardiya, tinurn over lang siya sa mga pulis. Sa nakikita ng kanyang state of mind at hindi marunong sumagot at hindi siya walang discernment, dapat yung ganun ang tama. Sir, kami huy magtatanong lamang, nung nahuli niyo po itong si Rashi ata sa loob ng inyong ospital na walang chinelas, walang t-shirt, walang face mask, walang face shield, kailan ho nahuli ito ng gwardiya sa itaas? Anong ginagawa niya sa loob ng ospital doon sa 7th floor, sir? Bali, sa baba na, sir, na siya na, ano, nahuli, pagbaba na niya. Ah, pababa na. Nakita lang po siya, sir, sa base po sa CCTV. Okay. So, pero galing siya 7th floor, sir. Parang yes, balita sir. Ko, nagbubukas-bukas daw ata ng mga pintuan sa mga kwarto. Kung kaya... Sir, sinatry niya bumuksan yung mga pintuan doon sa taas. Okay. Siya, huy, tinurn over ng lady guard ho ninyo. Okay, si Emmy Almorong. Siya ba'y tinurn over for safekeeping, for evaluation ng mga pulis kainta? Or talagang gusto niyong sampahan ng kaso itong taong nag-trespassing or nag-break-in sa inyong pagamutan sa binabantayan? Well, sir, yung po nila dyan is sinurrender po sa pulis. Okay. Tapos inantay na lang po namin kung ano po yung decision po ng hospital. Nung siya'y nahuli po ninyo, matinuho ba kausap si Rashi? Base po doon sa nakahuli, sir, is... Wala sa sarili? Hindi po siya matinong kausap, sir. Yan bang hospital ng Ortigas, sir? Gobyerno or privado? Private po, sir. Okay. So anong isasampang kaso ninyo, sir? Trespassing? Sana, sir. Hindi ko po alam kung ano po yung naging decision nila. Para okay. Lang po yan sa pulis. Wala ho kaming makitang masama sa ginawa ninyo, sa security ninyo. Tinurn over nyo sa pulis. Ang kagunggungan dito ay yung pulis. Kaya nga ang piskal nirelease itong wala sa sariling si Rashi kasi wala silang makitang saysay na parang sintensyahan or pagpiansahin etong pobre kasi gunggung yung mga pulis. Ang tamad dito, nagpapalaki ng betlog itong mga pulis, lalo-lalo itong sarhentong kausap namin na sabi, kung gusto nyong pumunta, puntahan nyo rito, tingnan ang blatter. Ganoon, nakikita natin. Ito yung pakikipag-usap ng Bitagho kay Master Sergeant Castro. Pakinggan. Medyo nakakahagilyo ko lang, naririnig-rinig ko lang, pero 100% hindi ako sure. Ano? Okay. Pero syempre, na-invite ko siya, siguro po sa mga kapag-sabitan yung release or what. Siguro better for security na para maayos mo tayo magkausap. Kayo na hong humusga. Kung may pulis ho tayo at matitino mga pulis, madaling lapitan, madaling responde, madaling takbuhan, sila rin at madaling sumuri at madaling mag-evaluate, madaling magsabi, wala sa katinoan yan. Siguro, i-refer muna natin sa mga doktor para nang sa ganon, matulungan natin kung may disability sa pag-iisip. Ganon ho dapat. Kaya kung nanonood ho sa atin mga police station, makinig kayo. May isang programang pambansang sumbungan nakakaintindi sa nature ng law enforcement, procedural aspect, pati yung sinasabing protocol kung paano ninyo hawakan ang isang sumbong ng mga kuminsan yung mga taong humaharap sa inyo na wala sa sarili. Kaya kay Master Sergeant Castro, huwag ka magiging piloso po. Kahit na general, sinusopla namin, ala kaming pakialam. Tandaan, maraming matitinong PNP. So, Rashi, kumusta ka, Rashi? Alright, kumain ka na ba, Rashi? Nakasalim mo. Alright. May mga kaibigan ka bang nakakausap, Rashi? Okay. So, sige, Rashi, hindi na kita pahihirapan kasi nakikita ninyo parang wala sa focus si Rashi. At hindi ako dalubhasat. Tayo'y kinakailan marunong umunawa, maawa at tumulong sa mga taong dapat tulungan kung merong kakulangan, punuan. Kung merong wala, hindi sa tamang sa pag-iisip, unawain, tulungan. Ito ho ang saysay ng pambansang sumbungan. Marami pong salamat po, sir, na tinutulungan po niyo kami. Hindi kayo nagdalawang isip po, sir. Kayo lang pong bahala sa amin, sir. Okay, Aling Rosa, maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Makakaasa kayo, Aling Rosa, okay? Tutulong kami, hindi pa tayo natatapos dito, okay? Opo, sir. Salamat po, guys, sir.
Ingat ho kayo, Aling Rosa, okay? At inyong pamilya, bantayan nyo na muna si Rashi, okay? Opo, sir. Alright. Eto, ang nag-iisang pambansang sumbungan, Morning Edition, Bitag. Kung inyo matatandaan, mga bossing, binatilyong mentally challenged na kalaboso sa kasong trespassing, pamilya humihingi ng saklolo nitong Miyerkules na ipalabas ng Bitag Pambansang Sumbungan. At ang sumbong ho ng pamilya ni Rashi Mahinay, ang 20 anyos na may depression at natagpuan, nakakulong sa Cainta Police Station. Tanong, inaresto ba ang binatilyo? Tinurn over lamang ito ng mga security guard ng ito'y pagamutan sa police station. Yan ho, Ortigas Hospital Health Center. Ngayon, hindi ba nakita ng mga pulis ang mga sintomas na wala sa tamang pag-iisip ang binatilyo? Bakit kinulong si Rashi sa loob ng selda, mga sinama sa mga kasamang ibang mga preso? Abay, marami pang katanungan ng Bitag kinakailang sagutin ng Cainta Police Station. Subalit, ayon sa investigador na nakausap ng Bitag, pumunta na lang kayo rito sa istasyon namin kung meron kayong katanungan. Ah, ganun. Kaya tuloy dito sa parting sinasabi namin, hindi kayo nagmukhang bara-bara kayo dyan sa inyong stasyon, sa Pulis Cainta. Dahil sa nangyari, marunong ba kayong manuri o tamad lang kayo mga ewan? Hindi namin kititigilin sa Bitag, ha? Sir, may tatanong lang kami sa kaso nitong natagpuan na binatilyo na sinasabi ng magulang, matinding depresyon. Sir, unang-una sir, ang mga humuligan, yung mga gwardiya nga, tama po. Tama ito. sir, tama. Nag-complain po sila ng trespassing. Tama sir, tama. Yes sir. Kaya po siya, ito po ang na-detain po dito sa station namin. Okay. Pero sir, sa ngayon po, release na po siya noong March 19 sir. Pero sir, inan siya, pina-inquest ata siya sir? Yes sir, tama po sir. Na-inquest okay. Siya sir. Na-inquest siya. Pero yes, sir, nawala ata siya ng 8 ng Marso pagkatapos natagpuan sa prosinto ng 9. Yes, na-inquest ho siya sir. At for further investigation, yes, kasi unfit ata siya, sir, para masuri ng fiscal kasi hindi naman makausap. Kinakausap nga namin, sir, mukhang wala sa sarili. Opo, sir. So, hindi ho ba, sir, na-validate ng ating mga pulis dyan ang taong medyo wala sa sarili? Kayo na nga po nagsabi galing siyang hospital. Palagi ko, sir, yung hospital lang mas makakapagsabi kung alright, meron so, siyang difference. Ang sinasabi ho ng security guard, nakausap po namin, sir, the other day, yes, ay tinurn over na namin sa pulis yan, sir. Actually, sir, trespassing dito yan. Sabi ko, hindi ba kayo nag-iisip na parang walang saplo, walang t-shirt, walang tsinelas, naka-short galing sa itaas, nagbubukas-bukas doon ang pinto, nakaabot ng 7th floor, paano kayo nalusutan? Kaya nakuha ng lady guard, tinurn over lang. Sabi ko, inaresto niyo ba? Sir, tinurn over namin, sabi ng head ng security. Mali po yun, sir. Inaccurate po yun. Meron po sila mga statements dito, sir. Anong kaya state? Kaya nga po siya na-inquest. Ang complainant po, yung hospital, represented by the security guards. Kung gusto niyo po, sir, yes, nakita ko, sir, yung ano, nakita ko, sir, yung ano ng fiscal, ano, yung fiscal ata, release for further investigation, pinatatawag ko yung lady guard to be investigated kasi yes, yun lamang, sir, magpagbibigay linaw. Paano ho kasi, sir, pag isang taong wala sa sarili, ikukulong ho natin. Hindi ho ba dapat yes, maunawaan sir, kasi ma-evaluate agad natin sir, na pag inimbestigan, anong ginawa mo roon? Ba't ka, anong ginawa mo? Saan ka nang galing? Ba't nandoon ka? Lahat ho yan, stand the investigation at tinurn over siya kasi sinabi yes, ho ng yung head ng guard sa hospital, di ho namin matinong makausap yan, sir. Kaya tinurn over namin for disposition sa police. Ang nangyari naman, sir, ngayon, ang sabi ng mga magulang, eh, nakiusap daw sila sa mga police ninyo, ay hindi naman daw, sir. In-inquest, pag-inquest, eh, nirelease naman ng fiscal for further investigation. Pero ngayon, kung titingnan ho natin, sir, ang mga hospital, sabi, paano sila magdidemanda sa isang batang binatilyo na may, kung talaga ay pasusuri natin sa psychiatrist, psychologist, sir, willing ho mga magulang dahil nagagamot, you cannot stand trial for somebody who's mentally unbalanced. Sir, tinanong ko po tungkol dyan, yun nga po ang position ng ating investigator. Wala po kami sa position para ma-determine kung okay, meron siyang diferensya or ginagawa lang. Or di kaya, sir, kung wala sa inyong ano, nagtawag ho kayo siguro, sir, ng health worker or sa, ano, sir, sa barangay or di naman kaya, sir, sa DSWD to be validated kung sakaling hindi ito tayo mga eksperto. Tama po kayo, sir. Tama po kayo. Eh, hindi sir, naman nangyari, sir. Hinarap ho natin. In-inquest ho natin sa fiscal. At least man yan, nasuri ho ng ano, public attorney's office. Sir, ngayon po, dahil po meron tayong pandemic, ang karaniwan pong inquest namin ay through online na rin, sir. So, kung online, then online, nakita ng fiscal, sir, na hindi siya po pwedeng to stand.
I'm not sure, sir. Wala po. Kasi ganun sir ang lumalabas eh. Release for further investigation. Base ho dun sa report ng piskal. Yes, sir. Ang point lang namin, sir, kawawa po yung bata kasi hindi ho niya alam ang sitwasyon. Yes, sir. Ano po ako. Kasama niyo po ako sa simpatsya sa bagay na yan. How can you charge a person na makikita mo sa body language pala ng tao, lito, tuliro, hindi mo makausap na maayos? Ako ho, sir, in-interview ko eh. Nagkakamot lang, humihikab sa harap ko eh. Sila sila may kakayahan, meron silang mga personnel, may facility sila. Pero sir, ang sinasabi ng gwardiya sir, ano ha? I-turn over na lang yan for proper disposition unless merong reklamo ho talaga na iipitin sa sampa ng kaso, pina-inquest ng mga pulis natin, nirelease ngayon for further investigation. Where's the negligence? Sa ospital o sa mga pulis natin, sir? Last stop ho sa pulis eh. Alam nyo, kung titingnan ho natin dito mga boss, ano? Ayoko magalit dito sa kay Rodolfo Santiago. Matino naman kausap, kaya lang pinagtatakpan ang kanyang kabobohan kapulpulan. Ako'y magsasabi, kung ay kay pwede ka pang tumawag, Colonel ka, makinig ka. Ang kabobohan kapulpulan ng mga pulis mo, ang sinasabi ng hospital security guard na nakausap namin, sir, nahuli namin yan, itinurn over namin sa pulis, para na sa ganun for proper disposition. Paano mo sasampan ng isang kaso ang isang tao na hindi alam kung anong nangyayari sa mundo? Ngayon sa mga pulis, siguro oo nga, barabara, ipinasok na lang doon sa sinasabing selda. Nakikinig ka ba, Police Lieutenant Colonel Rodolfo Santiago II, sa kapulpulan mo? Nagbababa ka pa ng telepono, yari ka ngayon sa akin. Sana kung nakikinig, manunood ngayon sa atin ng IAS, Internal Affairs ng Campo Grame, kinig kayo. Alam ko, fina-follow ninyo ako sa aking Facebook page, IAS PNP. Ayusin nyo to. Ang gusto ko lang sabihin itong si Colonel at marami pong sat-sat, hindi tayo pareho. Pinanganak kang kung ganyan, bahala ka sa buhay mo. Ako, mapalad. Pinagkaloob sa akin yung sinasabing ano man ang rason o rationality and reasons, logic, gagamitin ko alang-alang dun sa mga taong nalagay sa alanganin. Walang Colonel sa kahit general ka pa. Magkulang ang pulis nyo dyan sa Kainta, Rizal. Checkmate kayo sa Bitag. Tapos ngayon sasabihin nyo, ang hospital ko wala. Mali ka nga dito, Colonel. Ganito, kung makita, papaluin kong ulo mo eh. O ngayon, ginalit mo si Bitag. Okay. Tatanong ko, Nay, siya ba'y nagagamot pa? Ngayon, sir, sinagamot ko man. Umiitang sinagamot. Ano ang gamot niya, Nay? Huwag yung mga turmeric, huwag yung mga herbal-herbal. Yung resetang binigay ng doktor sa kanyang depresyon. Andiyan pa ba, hawak mo? Okay. Nay, ganito ano? Sasagutin kong isang buwang gamot hanggat malagay sa tama naman tong si Toto, yung anak ninyo, ha? Kung kinakailangan, Nay, pumunta ka roon sa doktor, pati yung pagpapatingin ng doktor, ako muna ang sasagot. Ito ay parang kusang loob ko na lang kasi sa sitwasyon niya. Magkakawang gawa ako para sa anak mo na lang. Salamat yan, maraming salamat. Oh, wag ka nang umiyak. Baka manang puso mo, maninikip ang dibdib mo. Relax ka na, okay ka na, cargo na kita, ha? May tatawag sa iyo, okay? Tutulong na kami sa iyo, okay? Wag mo nang palabasin si Rashi, ha? Tingnan niya na maigi, ha? Okay? Paupuin mo lang dyan. Pakainin mo, papahingahin mo, bantayan nyo na lang. Baka mamaya, lumabas na naman yan. Tapos kung sana naman mapadpad dyan, ha? Walang anuman, Nay. Higit sa sumbungan, imbestigahan, at anumang reklamo, abay gagawa ho kami ng solusyon. Pambansang sumbungan, Bitag!